Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Mga minamahal na mga kapatid, sa umagang ito, sa banal na misang ito, ating itaas sa Panginoong Diyos ang mga biyayang ating ipinapanalangin ngayon. At upang tayo ay maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang na ito, pagsisihan ang ating mga kasalanan. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan at maawain, sa aming pagsalubong sa iyong anak, huwag mong ipahintulot na maging hadlang ang aming mga pinagkakaabalahan. Turuan nawa kami ng kanyang karunungan upang kami ay kanyang makapiling kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Alawinin niyo ang aking bayan, sabi ng Diyos. Alawinin niyo siya. Inyong ibalita sa kanyang bayang Jerusalem na hinahango ko na sila sa pagkaalipin. Pagkat nagbayad na sila ng ibayo sa pagkakasalang ginawa sa akin. May tinig na sumigaw, ipaghanda ang Panginoon ng daan sa ilang, isang patag at matuwid na lansangan para sa ating Diyos. Tambakan ang mga lambak, patagin ang mga burol at bundok, at pantayin ang mga baku-bakong daan. Mahayag ang kaningningan ng Panginoon at makita ng lahat. Siya mismo ang nagsabi nito. At ikaw, O Jerusalem, mabuting balita ay iyong ihayag. Ikaw, Sion, umakyat ka sa tuktok ng bundok. Ikaw ay sumigaw, huwag kang masisindak. Sabihin mo sa Huda, narito ang iyong Diyos. Dumarating ang Panginoong makapangyarihan. Taglay ang gantimpala sa mga hinirang at tulad ng pastol. Yaong kawa niya ay kakalingain sa sariling bisig. Yaong mga tupay kanyang titipunin, sa kanyang kandungan ay pagyayamanin, at papatnubayan ang tupang may supling. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Thank you.
naririnig mula sa poon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa. Kung mga agsisisi at di babalik sa gawang masama, ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa aking lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Patan at pag-iibigay magdadaupalad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupay, pawang maghahari, yaong pagtatapat. At ang katarungan na may maghahari mula sa itaas. Gawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupa'y bubungang mainam. Sa harapan niya, yaong maghahari, pawang katarungan. Magiging payapat, susunod ang madla sa kaniyang daan. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pedro. Huwag ninyong kalilimutan ito, mga pinakamamahal. Sa Panginoon ay isang araw ay 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay isang araw lamang. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang mga pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan niya ng pagkakataon ng lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos, sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mapaparam na may nakapangingilabot na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin, at ang lahat sa lupa ay malalantad. Yamang ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay. Italaga na ninyo sa Kanya ang inyong sarili at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban. Samantalang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos. Magsikap kayong mabuti upang madali ang pagdating ng araw na iyon, araw na pagkatupok ng kalangitan at pagkatunaw sa matinding init ng mga bagay na naroon. Ngunit ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng mga bagong langit at ng bagong lupa na pinaghaharian ng katarungan. Kaya nga, mga minamahal, samantalang kayo'y naghihintay, sikapin ninyong mamuhay na payapa, walang dungis at kapintasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang mabuting balita tungkol kay Hesukristo na anak ng Diyos. Nagsimula ito noong matupad ang hula ni Propeta Isaías. Narito ang sugo ko na aking ipadadalang mauna sa iyo. Ihahanda niya ang iyong daraanan. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. At dumating nga sa ilang si Juan. Nagbibinyag at nangangaral. Sinabi niya sa mga tao, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at pabinyag kayo upang kayo'y patawari ng Diyos. Halos lahat ng taga-Hudeya at taga-Jerusalem ay pumunta kay Juan upang makinig. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y bininyagan niya sa ilog Jordan. Hinabing balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan at balat ang kanyang pamigkis. Ang kanya namang pagkai, balang at pulot pukyutan. Lagi niyang sinasabi sa kanyang pangangaral, darating na kasunod ko ang isang makapangyarihan kaysa akin, ni hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang mga panyapak. Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit bibinyagan niya kayo sa Espiritu Santo. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po'y magsiupo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Ganon din sa ating mga kasama na nakikinig sa atin at nanonood kasama natin sa banal na misang ito. Ngayon po ay ikalawang linggo na ng Adbyento at sinindihan na ang ikalawang kandila. Ganitong panahon, ito'y panahon ng paghahanda sa pagdating ng Panginoon. Kaya ang mga pagbasa natin laging patungkol sa paghahanda. Kaya pag ganitong panahon ng Adbyento, tayong lahat ang paanyaya lagi ng simbahan pag ganitong panahon, ito'y paanyaya ng pagbabalik-loob at pagsisisi. Kaya ito yung panahon na ikaw ay nagkukumpisal. Ito yung panahon na talagang gagawin mo ang lahat para maihanda mo ang iyong kaluluwa. Kaya ang tanong, mga minamahal na mga kapatid, tayo ba'y talagang naghahanda sa pagdating ng Panginoon? At papaano tayo maghahanda? Paano natin lilinisin ang ating mga kaluluwa? At tayo'y gagabayan ng mga pagbasa na ating napakinggan. Sa unang pagbasa, mula sa aklat ni Propeta Isaías, dito ipinahayag niya mula sa kanyang pangitain bilang isang propeta na sabi niya sa mga tao, darating ang panahon, kayo'y aaliwin ng Diyos. Sapagkat sila, habang si Propeta Isaías ay nangangaral sa kanila, sila naman ay nasa exile. Sila'y bihag sa Babylonia. Ang mga Israelita sa panahong ito ay dumadanas ng malaking kapighatian. Dahil sila'y alipin, pinahihirapan. Kaya ang mensahe ng Diyos sa kanila, darating ang panahon sa pamagitan ng isang pangitain na binanggit ni Propeta Isaías, kayo'y makakaalis sa lugar na iyan.
at kayo'y parang tupa na bibitbitin at hahawakan ng Diyos na muli kayong ibabalik sa lupang pangako sa inyong tunay na bayan, ang bayang Israel. Makakalaya kayo sa pagkaalipin. Kaya ang sabi niya, kayo'y aaliwin ng Diyos. Pero paano sila makakaalis doon? Sa lugar na iyon, anong sabi ng propeta? Patagin ang mga lubak-lubak na daan, alisin ang mga burol, pantayin ang daan, at ang mga bundok na humahadlang, yan ang dadaanan ng Diyos. Mga minamahal na mga kapatid, ano yan? Yan ang repentance. Yan ang pagbabalik loob. Kaya sabi ng Diyos, patagi ninyo ang mga daan. No? Ibig sabihin, magbalik loob kayo sa Diyos. Sapagkat ang kasalanan na ang nagdala sa kanila sa kahirapan ng kanilang kalalagayan, sila'y sumamba sa Diyos-Diyosan. Kaya sabi ng Panginoon, muli ko kayong ibabalik, kaya patagin ang inyong mga dinadaanan. Mamuhay sa tama. Huwag masanay ang kaluluwang nasa estado ng mabibigat na pagkakasala. Kaya, ang paraan ng pagpapatag ng daan ay pagsisisi at pagbabalik loob sa Panginoong Diyos. At tayong lahat ay aaliwin ng Panginoon. Kaya mga minamahal na mga kapatid, yan ay paalaala din sa ating lahat ni Propeta Isaías. Yan ay pangitain, vision, ibig sabihin mangyayari yan sa hinaharap at yan ang may nangyari sa bayang Israel sa ating ding buhay. Yan ay mangyayari. Kaya, ngayong panahong ito, huwag nating sasanayin na ang ating kaluluwa ay nasa mabibigat na pagkakasala. Sa ikalawang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pedro, dito, ang mga tao ay parabang naiinip sa pagdating ng Panginoon. Parabang sila'y inip na sapagkat ipinangangaral nga na darating ang Panginoon. Pero mga tao naiinip. Anong sabi ni Apostol San Pedro? Ang hindi agad niya pagdating, yan ay yung panahon ng inyong pagbabalik loob sa Kanya. Sa Kanya, hindi siya limitado ng panahon at ng oras, ng space, ng time. Ang Diyos ay hindi limitado niyan. Tayo lamang mga tao. Sa ating tingin ay matagal ng panahon, hindi sa dumadating. Pero sa Diyos, isang araw lamang ang 1,000 taon. Kaya, sabi niya, habang sa'y di dumadating, ang tao ay magbalik loob sa Panginoon. Huwag mong dadalhin ang iyong sarili sa mabibigat na pagkakasala. Kaya nga, sabi niya, mga minamahal, samantalang kayo'y naghihintay, sikapin ninyong mamuhay ng payapa, walang dungis at kapintasan. Diyan tayo mamuhay habang di dumadating ang Panginoong Diyos. Kaya itong panahon ng Adbyento, ganyan dapat ang ating pamumuhay sapagkat siya naman ay ating ipagdiriwang sa Kapaskuhan. Dapat tayo pure na pure, malinis na malinis sa Kanyang pagsilang, sa araw ng Kanyang pagsilang sa Kapaskuhan. Kaya yan ang padalawang paalaala sa atin, maging malinis tayo sa Kanyang pagdating. At sa mabuting balita na ating napakinggan, tayo'y binigyan ng isang taong halimbawa para sa ating lahat. Kung papaano ang tao makakapaghanda ng kanyang kaluluwa sa pagsisisi. Kung paano ang tao makakapagsisi. Ano ang kanyang gagawin? Sisisem, ascetic life. Hindi namumuhay
sa kahalayan, sa katakawan, sa pride, pagiging mataas, pagnanakaw. Siya'y malinis na malinis, simpleng-simple ang kanyang buhay sapagkat inihahanda niya ang sarili niya at ang mga tao sa pagdating ni Jesus. Ganyan din dapat tayo. Kinaya yan. Ipinakita sa atin na kaya ng tao yan sapagkat kinaya ni Juan. Ano ang kanyang pagkain? Balang at pulot-pukyutan sa disyerto. Kung inyong titingnan ng malalim iyan, yan ang Eucharistia. Si Jesus yan. No? Kaya nating ihanda ang ating sarili, ang ating kaluluwa sa pagbabalik loob sa Diyos kung lagi nating ang ating pagkain ay si Jesus din. Ang Eucharistia. Kaya mga minamahal na mga kapatid, ano? Oo, ang natura ng tao ay talagang lagi tayong, ang inclination lagi natin ay to sin, no? Magkasala, para lagi tayong nakahapay sa pagkakasala. Pero tayo mananatiling matatag at malinis kung si Jesus ay lagi nating tatanggapin araw-araw. Kaya yan ang hamon sa atin ng mga pagbasa ngayon ng ikalawang linggong ito. Nawa, magbalik loob tayo, maging malinis sa pamumuhay at tayo binigyan ng isang tunay na halimbawa kung paano maghahanda. Ipinakita sa atin ang buhay ni Juan Bautista. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dala pa rin ng pag-anasang lubos na makapaghanda sa pagtanggap sa Panginoon, ating hilingin ang tulong ng kanyang biyaya. Ating pong sambitin, halina Panginoon, aming kaligtasan. Halina Panginoon, aming kaligtasan. Para sa buong simbahan, nawa siya'y kilalaning tagapaghatid ng mabuting balita sa mundong pinahihirapan ng kapusukan, kawalan ng katarungan, pagkakatihati at karahasan. Malalangin tayo. Halina Panginoon, aming kaligtasan. Para sa Santo Papa Francisco, atong obispo at iba pang ministro sa simbahan, sa pagtulad kay Juan Bautista, naway hindi sila magsawang manawagan sa sangkatauhan para sa pagbabalik loob. Manalangin tayo. Halina Panginoon, aming kaligtasan. Para sa sangkatauhan, naway aminin ng lahat ng taong kay Jesus lamang sila makatatagpo ng kahulugan, pagkakasundo at katuparan. Manalangin tayo. Halina Panginoon, aming kaligtasan. Para sa lahat na nahihirapang umiwas sa bisyo, naway lubos silang manalig sa habag ng Diyos, samantalang nagsisikap na sumunod sa kanyang mga utos. Manalangin tayo. Halina Panginoon, aming kaligtasan. Para sa mga taong may malubhang kapansanan, maging sentro nawa sila ng atensyon at pagkalinga ng sanlibutan sa halip na sa isang tabi lamang o ipagtabuyan. Manalangin tayo. Halina Panginoon, aming kaligtasan. Panginoong Jesus, ikaw ang bukal ng aming pag-asa at kaligtasan. Palayain mo ang aming mga puso sa bawat masamang simbuyo
at ipagkaloob mo sa amin ang kagalakan ng iyong pananahan sa amin. Ikaw na nabubuhay at nagahari magpakailanman. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming panalangin at alay. Sa anumang kakulangan ng aming abang na kayanan, naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi naiba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katauhan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog
para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Bilang isang bayang minamahal ng Panginoon, sama-sama nating awitin ang Ama namin. Thank you.
hinihiling namin kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po sa inyong lahat. Kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad na mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo, ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat,
Padre Pio taga Pietralcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna sandali ang lahat para po sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda ng katapatan at pagpapasalamat ng pambansang Dambana sa inyong tulong at donasyon, makikita niyo po sa ating screen ang total collections ng nagdaang linggo. Salamat po sa patuloy na kagandahang loob. Ikatlo, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Books na makikita sa paligid ng ating mga simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan at bilang alaala din ng inyong pagbisita sa pambansang Dambana. Ikaapat, para sa ating tuwirang paghahanda sa Kapaskuhan, ang oras po ng Misa de Gallo mula December 16 hanggang 24 ay sa ikaapat at kalahati ng madaling araw at ang simbang gabi mula sa December 15 hanggang 23 ay sa ikalima ng hapon. Maliban sa December 17, araw ng linggo, ito ay sa ika-anim ng gabi. Kayo pong lahat ay inaanyayahan at mangyari magabayan po tayo ng mga gawaing nakapost sa ating FB page. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikadalawa ng hapon. At ngayon po ay atin pong matutunghayan, inanyayahan po natin sa ating unahan ang mga taga San Pablo Theological Formation House, Diocese of San Pablo. Narito po sila para po maghandog ng mga awitin. So magandang tanghali po sa inyo pong lahat. Hello po, hi! No, hi! Hello! Ayan po, kami po ang mga theology seminarians po mula sa Diocese of San Pablo. So, theology po, ibig sabihin, ay nasa mga final stages na po ng academic formation. Kaya, kumbaga po, after ilang years po, ay magiging mga ganap na ng mga pare. At kami po ay galing sa Diocese of San Pablo. Ano po ibig sabihin nun? Kung ang lugar po natin ay Archdiocese of Lipa, sabihin po ay probinsya ng Batangas, kami po, pag naging mga pare, ay maglilingkod sa mga simbahan naman sa probinsya ng Laguna. So kami po ay mga taga-Laguna. Baka po may mga taga-Laguna din dito na nagsisimba ngayon. Ang pangalan po ng amin pong seminaryo ay San Pablo Theological Formation House na located po sa Tagaytay. Kaya ngayon po ay galing pa po kami ng Tagaytay. At kami po ngayon ay nandirito po sa inyo pong harapan para handungan po kayo ng mga himig pamasko. Ang gawain po namin ito ay para po sa patuloy na pagpapasaayos po ng amin pong seminaryo doon sa Tagaytay. Para po mas maging conducive for learning and conducive for prayer and meditation. Kaya muli po, kami po ay kumakatok sa inyo pong mga puso at nawa po ay pagpalain tayo ng pong may kapal. Muli, kami po mga seminarista mula sa San Pablo Theological.
In excelsis Deo gloria. In excelsis Deo. Salamat po sa inyong tulong at donasyon para sa ating mga nagpapare. Laki-lakihan nyo na. Tatayo po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyong ilabas ang inyong mga pabeblesan. O Panginoong Diyos, ikaw ang bukal ng lahat ng pagkapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito, sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahin, mga dasalan na nagpapaalaala ng inyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo.
mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo po kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo po kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayong lahat at ang inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na humayo kayong lagi sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos! Nagpupuri sa may kapal ang buong kalooban dahil sa kadakilan na ginawa niyang tanan sa kanyang kapangyarihan.